Welcome back sa Book Gaming. Guys, I'm happy to announce you dahil nilabas na yung mismong gameplay ni Herofi. Okay, meron na tayong beta test. Pwede na nating laruin. Guys, ito yung in-upload ko kahapon. Kung natatandaan nyo, meron silang whitelist na meron tayong subscribers. Actually, I'm happy kasi marami tayong subscriber na napili para maglaro ng Herofi. At the same time, expected na magkakaroon din kayo ng rewards or no cards para dito sa Herofi. Okay guys, technically ito na yung gameplay. Available na siya sa mobile. Right now, I'm using my mobile device. Okay? Guys, if ever na gusto nyong mag-register, mag-login dito, turo ko muna sa inyo saglit. If ever na napili kayo sa whitelist, guys, unang-una nyong dapat gawin is pumunta kayo dito sa outherofi.io. Don't worry, yung link nito, lalagay ko sa description. And then, connect nyo yung wallet nyo. Okay, gamit yung browser nyo sa cellphone or PC nyo, kailangan nyo muna i-connect yung wallet nyo. And then, since na-connect ko na yung MetaMask wallet ko, generate code ka lang, then sign in. Okay, guys, pag naglaro kayo ng Herofi at napili kayo, kailangan yung picturean itong QR code para malaro nyo yung mismong game. Okay, so ganun kadali lang. Don't worry, yung link nito, ilalagay ko dun sa description. Okay, so dun kayo kukonek, ha? Baka makalimutan nyo, guys. And then, once na nakakonek kayo, guys, ito na yung mismong gameplay. Pwede na nating laruan. Technically, ito yung pinaka-homepage ng game niya. Okay, ito yung character. Actually, pag pinindot mo yung hero sa baba, yan, pag kinlik mo yan, pwede kang pumili ng iba-iba. Okay, so ito yung mga default na hero na 1 star. So, pwede kang pumili. And then, kiklik mo lang yung assign. Okay, so pipiliin ko muna for this tutorial itong si Powing. Tama ba, Powing? Then click assign. Yan. So, sorry, napili ko na rin pala siya. Ah, by the way guys, ito yung mga skills niya, nakalagay na dyan. So, lahat ng hero is may unique skills. And then yung item, sorry ba't kiniklik ko. Yan, ito yung item. Yung item guys, makukuha mo yan sa campaign. Okay, so depende. So, right now I have 1 star item lang. So, very common lang naman yan. Movement speed lang naman yung nakalagay dyan. And then yung sa info, yung basic stats ng hero na ginagamit mo. Okay, so itong tatlo na to is malamang sa malamang lagi natin gagamitin para syempre malaman natin yung mga different stats para sa hero natin. Okay, guys, bago ako magpatuloy, ituro ko sa inyo yung buong details itong gameplay. Baka hindi ka pa nakakapag-subscribe sa channel ko, pwede na lang ng subscribe button, pati na rin ang notification bell para ma-update ko kayo sa mga latest NFT games. Especially kung interested ka dito sa Herofi, syempre, according sa developer, may mga pasabog pa tayo rito. Okay? May mga bago tayong pasabog. So right now guys, ito yung Herofi. Kung gusto nyo laruan, pakita ko lang sa inyo. So technically, kung nakikita nyo itong campaign, click mo lang yan. And then right na yung available pa lang sa mode is yung campaign mode, which is since beta test pa lang naman. Okay, so click muna natin tong 1 of 2. Click natin yan. Yan, okay. So level 2 yung kalaban natin, Silent Arrow, and then ako is level 1. I don't know kung kaya ko to. And then makikita nyo rito, meron tayong energy or food na 2. So testing natin. Start natin. So actually, blind gaming din yung gagawin ko rito. First time ko lang lalaroin, okay. Yan. So at default, naka-auto lang naman siya. So medyo pumapalag yung hero natin, ha. Naka-auto mode siya guys, ha. So papanoodin nyo lang. Pero I don't know kung pwede nating ilagay ng manual. Pero right now it's auto. Para sa akin, good na rin. So mukhang tatalunin natin to. Oh, may skill pa siya. Okay, so panalo tayo. Okay guys, ganun. Actually, pili muna tayong item. I'll try this one. Sana maganda. Oh, 1 star. Okay, so isa pa. Makakapili pa ba ako? Ah, hindi. Nawili ako. Isa lang pala. Okay. So, ayan. Sayang. May 2 star na sa gitna. 1 star yung nakuha natin. So, pwede mo siyang i-replay or pwede ka bumalik sa mapa or pwede kang pumorward. So, for this one, balik muna tayo sa world map. Okay. So, ayan. So, pakita ko lang sa inyo guys. Right now, ito yung energy nasa taas. And then, ito naman yung token natin. 20 yung available na token. And then, yung gold natin. As you can see naman, pwede tayong mag-earn ng gold by just playing. Okay. And then, meron naman siyang repeat. Kung hindi nyo pa kaya, for example, itong 1 of 3, hindi natin kakayanin, pwede tayong bumalik sa previous map. Okay, pwede nga ba? Okay, pwede nga. Ayan, ayun yung kinalaban natin kanina. But at the same time, same pa rin yung magiging consume ng energy. Click ko lang. Ayan, 2. 2 food pa rin yung mababawas sa atin. Okay. So, ito yung food natin, guys. So, pwede naman natin siyang dagdagan. And then, I believe every hour is nadadagdagan naman siya automatically. And then, may nakita kasi ako notification. Ba't siya may notification? Ah, okay. So, pwede ka na rin upgrade to si Powing. So, try natin. 100 coins lang naman. So, upgrade natin siya. Then, click natin yung confirm.
Yan. By doing upgrade, nag-level 2 yung character natin from level 1. But, syempre, habang tumataas, the upgrade cost will also increase. So, upgrade ka natin. Yan. For level 3, confirm natin. And then, 200 na. Sige, gawin natin level 5. Para hindi tayo mag-alangan sa mga games. Right now, guys. Sige. Sobra na ako sa pindot. Right now, guys, yung campaign, ginagamit nating hero is one hero lang. Pero I believe, pag dumating na yung time, kailangan natin ng at least 2 to 5 heroes. Since ayun din kasi yung nasa trailer itong naaalala nyo. So right now siguro pag campaign lang, one hero will be good enough to play this game. Okay? And then guys, again, yung cellphone ko, ang smooth yung gameplay. Pero dito kasi sa recording, medyo mababa yung FPS. Pero the game itself is very smooth. Smooth yung gameplay guys, napaganda dito sa end sa cellphone ko. By the way, I'm just using my Redmi Note 7. I believe if ever na mas maganda pa yung cellphone nyo, you can get, pero you can get a much better smooth gameplay since they're using yung Unity Engine, okay, which is I believe kasi na mas maganda sa mga mobile device pag Unity Engine yung ginagamit nyo. Okay, so we're doing farming. And then again, makikita nyo, nagkakaroon naman ng notify if ever you have available hero to level up, if you ever you have new items to equip. So, try natin. Alam ko, auto-equip naman siya. And then, let's click the item. Okay. So, ito yung mga item natin. Ay, hindi pala. Sorry. So, pwede natin siyang equip. Tama. Yan. So, nai-equip na natin, guys. Hindi pala siya auto-equip. So, i-click mo lang equip. So, lagay na natin sa kanya lahat since siya naman yung gagamitin natin. Okay. So, available items for hero is 6. I don't know yet if, for example, ito. For example, baka may makuha ang ibang knuckles kung pwede ba natin pagsabasamahin. Parang ganon. Kasi, di ba, kung nakikita mo, 6 yung slots niya. So, the question ko siguro dito, or later itatanong ko, if kung puro knuckle ba to is okay lang? Or kung puro, ano ba to, tiara ba to? Or kung puro belt is okay lang? Or one belt per slot? So, siguro yun yung mga tanong ko dyan, no? So, ipa-follow up natin yan. So, technically, right now, we're doing farming. And this, tulad na nasabi ko sa last video ko, di ba, may dalawang gameplay ng, or dalawang type ng investor dito kay Hero pa. Yung isa, yung player, ito, mag-grind tayo. And then, yung isa naman, is yung breeder. So, mas malaki, definitely, mas malaki yung kita ng breeder since magkakaroon ka ng hero. Okay? Mag-breed yung character mo ng hero. But, sa timing naman, typically, tayo, malamang sa malamang, ito yung pipiliin natin. Since, magkakaroon din naman tayo ng token, magkakaroon din naman tayo ng gold. At the same time, the game looks enjoyable. Okay? So, click ulit tayo. Saan naman makatustar? Okay, nagbilang anghel ako. So, yan, naka-2-star tayo, which is good. 2-star item. So, guys, itong mga to is NFT item din. NFT item din. So, technically, if nag-open na ng, fully open na yung marketplace nito, we can sell this item for, depende sa magiging economy ni Herofi. Pero, the good thing is, may marketplace siya. Pakita ko lang mall. So, hindi pa ito fully functional, pero right na makakabili ka na naman ng gold using yung token. Okay, so, pwede na tayo mag-convert ng token. So, yan. Pakita ko lang sa inyo. Okay, guys. At the same time, pinakita ko rin sa inyo. Pakita ko lang ito. May marketplace naman sila sa website nila. Pakita ko lang yung marketplace. Yan. So, guys, kahapon kung nakita nyo, di ba, puro 4-star, 5-star. Ngayon, may nagbebenta na ng mga 3-star hero. Okay, so may nagbebenta na ng 3-star hero. And then, tingnan nyo yung price, guys, bumaba na. Mas naging mura na. Kahapon kasi, parang ano lang yung account. For demo lang siya. So, ngayon, kung gusto mong bumili ng 3-star, ito lang yung price niya. Okay, mas mababa na yung naging presyo niya right now. Okay, so ganun lang yung pagbili ng hero, okay? Hindi, alisin natin to, baka madistract kayo. Yan, so balik tayo dito. Okay, so palit na tayo ng hero, guys, para sino kaya mas magandang piliin? Guys, if iba't ibang hero, iba't iba yung skill, ha? So, pasensya na kayo. Ang ginagamit ko is mga babaeng hero. Dahil I believe sa mga RPG, yung mga babaeng hero is talagang malalakas siya mga yan. So, yan. Sino ba tong character ko na to? Parang may soul yung pangalan. So, testing natin to. Guys, by the way, by doing level, pwedeng tumaas din yung stars ng hero nyo. So, siguro yun yung i-goal natin later on. And guys, if ever din pala na may mga questions kayo, ay, sorry, hindi ko napalitan yung hero. Okay, pag may mga question kayo, guys, palagay na lang sa comment para at least masabi ko rin kayo, developer. Teka, mukhang nabubugbog ako rito. Mukhang malakas na.
Okay, so yun, para kung may question kayo guys, please palagay sa comment para at least if ever na may mga meetings ako, masabi ko din sa kanila for syempre for game improvement, especially so sa mga napili para maglaro dito ng Herofi, kasi yung whitelist, di ba guys, limited lang, I believe 10 or 1,000, I believe 10,000 players lang yung napili. So, congratulations sa mga pili. Alam ko, I have several in my subscriber na pinili, which is, tulad ng nabanggit ko guys, mag-subscribe lang kayo dito sa channel ko. If ever na may mga bagong giveaways, i-update ko agad kayo, okay? Instant update agad, dahil ang unang-unang gusto ko is yung, syempre, kung anong mabe-benefit sa inyo, okay? So, nasa 1 to 6 na tayo, or 1 of 6, so I'm thinking, kung gagamitin ko yung bagong hero is baka magulpe. Pero sige. Pero palitan natin. Sige. So, a-assign natin. Nasaan na ba yung babae natin? Ayan. Assign mo muna pala. Sorry. Ayan. So, padagdagin natin yung level niya. May mga coins pa naman tayo. Sige, gawin natin level 7. Wala siyang equipment. Let's try kung kaya niya. Oh, medyo malakas tong kalaban natin si Jupiter. Pero try. Pero guys, ganito yung basic gameplay. Basic farming niya. So, kung nakikita niyo naman... And then, magkakaroon pa ito ng PVP, magkakaroon pa ito ng... Oh, naghihil ako, ayos ah. Oh, panalo ka agad ako, lakas pala nun. Malakas pala yun. Okay, guys, so ganun. Ang mga hero kasi dito, may kanya-kanyang skills. So, technically, I'm not yet familiar. So, definitely, pag nagkaroon ito ng mga PVP, tower farming, definitely, strategy-wise. So, tayong mga players, this is more likely na kapag earn na tayo and then... nai-enjoy pa natin yung game. Ako kasi, being an RPG player, this one is a very, very, very familiar experience with me. So, maganda. So, nasa page 2 na ako ng map. Kinlik ko na yung upper right. Kung napansin nyo, guys, pakita ko lang sa inyo. So, ayan, balik muna tayo dito sa pinaka interface niya or main interface niya. So, guys, ganun na. If ever na gusto nyo naman, click nyo lang tong settings. Yan, pwede nyo palitan yung language kung gusto nyo ng ibang language or nasa ibang country kayo. You can basically change language using the setting button located at the left or the middle left of your screen. At the same time, guys, if you want to change naman yung mga heroes nyo, ito lang, click lang kayo sa heroes, okay? Yan, so ganyan siya. Okay, back natin and then click campaign. Guys, again, this game is under development pa. Expect nyo itong select mode na to is mapupuno yan. Magkakaroon ng PVP, boss raid, and yung tower, ayun yung excited ako. Kasi according to the team itself, marami tayong mapafarm during tower. Pero right now, you can play this game by just doing campaign. Guys, ito, i-click nyo lang to, o kaya piliin nyo lang to. Since natapos na natin itong World 1 map, okay, so click lang natin to. So, nadidito na tayo sa parang Iceland. So, yan. Click lang natin yung 2-1. Then, start. Then, nakita nyo naman, may level din yung enemy natin. So, pwede nyo tantyahin kung ano yung magiging approach natin dito sa gameplay. So, guys, technically, ito lang naman kung paano mag-farm and paano magpalaro sa Herofi. Guys, again, I'm playing an not good phone actually, medyo old. Pero right now, in my phone, smooth naman yung gameplay. So, siguro dito sa recording, hindi ganun or may delay. Pero sa cellphone ko, very smooth naman yung gameplay niya. But in this world 2, nasa world 2 na tayo, medyo makunat na yung mga kalaban. Okay, matigas na. But at the same time, hindi pa rin natin pinapocus level yung hero, hindi pa natin pinapocus yung equipment. Okay, so right now, I'm just showing you the basic stuff. Okay, definitely magkakaroon pa tayo ng next video rito. Magkano ba yung pwedeng maging earnings natin? Sana maganda muna yung makuha nating item. Come on, maganda, maganda, maganda. Uy, 1-star. So again, guys, ganun. So right now, nakikita ko madaming 2-star, no? Na item, hindi lang natin machempuan siguro. Pero definitely, oh, may 3-star na nga dito. So definitely dito sa world na to, or world 2, yung Frozen Island, meron na silang 2-3-star item na pinamimigay, which is, ayun yung kailangan natin. Okay, so yun yung dapat nating pag-ipunan para dito sa ano. Guys, again, if ever na may mga technical difficulties kayo, may iba pa kayong question about Herofi, please guys, ilagay nyo sa comment para mag-gather ko lahat yon. And then, para pag may meeting kami, is masabi ko rin sa kanila para magkaroon tayo ng update dito sa Herofi. And then, para mas mapaganda pa natin, for better experience na rin, para din sa atin yan. Okay, guys, again, if ever na napili kayo sa whitelist, malalaro nyo na to. Dito lang kayo muna. Kailangan nyo ng QR code. Baka malito kasi kayo kung ano yung code doon. Dito lang muna kayo gagamit sa browser nyo. And then ilalagay ko yung link
sa description later on, okay? So ayun lang muna para sa ngayon. So don't worry, magkakaroon din tayo ng quick updates sooner or later. Guys, right now ito lang muna, no. I hope sa next video ko is makasama ko pa kayo, since right now marami pa tayong magiging updates and marami pa tayong magiging giveaways para kay Herofi. Guys, maraming salamat sa inyo. See you again in my next video.